Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, bale, ginawa ko tong video na to guys para sagutin yung isang katanungan. Kasi kung ipapaliwanag lang natin sa comment section, mahirap. Ayan, ito ay katanungan ni Sir Steven Azor. Ayan, sabi niya kung ilan, paano raw i-estimate kung paano gaano karaming perlina yung ilalagay. Ayan, tapos idagdag na rin natin kung paano kunin yung tamang sukat ng pinaka-rafter niya. Yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. Halimbawa guys, is magra-rough estimate tayo. Ayan, wala tayo sa site pero alam na natin yung area ng bahay. Ayan, for example is ganito lang yung basic lang yung pinaka ulo niya. Kumbaga ganyan. Ganito lang yung pinaka ulo niya. Kung tawagin naman yung mga Ilocano is kinamarin. Ayan. Tapos kumbaga ito yung pinaka ulo niya. Tapos alam na rin natin yung area niya dito, yung ano niya, pinaka-post niya niyan. Kumbaga is 8 meters, di ba? 8 meters o di kaya 800 cm. Ayan. Ngayon, pag nasa gitna naman yung pinaka ano ng bubong niya, syempre ang makukuha natin sukat dito is 400. Ayan. 400 cm. Ngayon, wala tayo sa site guys ha. Magra-rough estimate lang tayo sa pinaka ano ng bahay. Kumbaga magpapa-order tayo ng kahoy na gagamitin para doon sa pinaka ulo ng bahay na yan. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo, kumbaga alam na natin yung pinaka ano niya. Diba 800 cm yung ano ng bahay. Kumbaga yung sabihin na natin 800 by 800 cm. Ngayon, tapos ganyan lang yung ulo. Kunin na lang natin yung kalahati. Diba magiging 400 na. Ngayon, ang ginagawa ko guys, kahit nasa bahay ako para ano, makuha ko yan. Guys, yung i-share ko sa inyo guys is yung discarte ko ha. Yan. Tituturo ko lang yung alam kong pamamaraan. Yan, sa mga magagaling na karpintero. Shout out sa inyo. Bale, ginawa ko lang tong video na to para sa mga baguhan, para kahit paano yung madagdagan yung aming kalaman. Yan, dagdag kalaman. Ayun, kung gusto nilang gayahin, okay lang. Ayan, kung gusto nilang itry yung pamamaraan ko. Kasi ito guys is base lang sa aking karanasan. So, ang ginagawa ko guys, ganito. Kung baka kanina is 800 tapos 400, sensya na pa ulit-ulit. Ayan, 400 cm yan. Ayan, 400 cm. Ang ginagawa ko guys is pumupunta ako sa, para makuha ko yung ano, mismong haba nito, yung pinaka-rafter niya. Kilos kung tawagin namin mga Ilocano. Ayan, shout out sa mga kapwa ko Ilocano dyan. Ayan. Ngayon, ang ginagawa ko guys is pumupunta ako sa isang, kumbaga sa dati ng pader ng bahay. Ayan, yung gawa na ba? Yung pader, o di kaya sa mga pader din ng mga bakod, ganyan. Ang ginagawa ko, ganito, kinukuha ko yung mula doon sa dulo kumbaga bahay. Pader ng bahay sa labas, bandang labas. Ginagawa ko, sumusuot ako dito sa may bandang pader. Kumbaga ito yung pader ng, poste ng bahay. Ngayon, umurong ako ng ano, kinukuha kumbaga 400 yung kalahati, di ba? Ngayon, sumusuot ako ng 400 doon, pag ganun. So, ito na siya. Ginawa ko na ng drawing kanina, 400 cm. Ngayon, kung saan tumapat yung 400 cm mula dito, huhulugan ko ngayon yan. Yan, huhulugan ko yan kung saan tumapat yan. Ngayon, magkakaroon ako ng base. Kumbaga guys, ang ginagawa ko, kumbaga yung pinaka-king post na gagawin mo is 150 cm yung pinaka-king post niya. Diba? Kuha. Ngayon, ang ginagawa ko, kung elevated naman yung ano, nasa level naman yung pinagkunan ko, nag-a-adjust ako ng 50 cm. So, kumbaga ito, dito yung pinaka-flooring niya, nag-a-adjust muna ako ng 50 cm. Kumbaga mula dito hanggang doon sa pinaka-top niya is 200. So, yung magiging king post ko is mula dito lang. Patagpaganon. Kumbaga nag-leave ako ng 50 cm. Di ba? Bakit ako nag-leave ng 50, bakit ako nag-ano ng adjust ng 50 cm? Gawa ng para dito sa dulo. Dito sa dulo guys, is malalagyan mo pa siya ng pinaka ano niya. Pinaka yung buladas kung tawagin para hindi siya sumayad doon sa may lupa. 'Di ba? Kasi kung dito sa flooring sasayad na 'yan. So ang ginawa ko, nag-adjust ako ng 50 cm. So drawing lang, sample video lang 'to guys ha. Ngayon, 'di ba nakuha ko na yung 400 niyan? Hinulugan ko na. Alam ko na kung nasaan yung 'di ba 150 tapos 150 ulit. Alam ko na kung saan yung ano dito, pinakadulo niyan, pinakadulo ng kumbaga yung pinakabubong. Ngayon, nag-adjust ako ng 50 cm doon. Ganun din dito, mag-adjust din ako ng 50 cm. Okay? Ito guys is yung top na ng ano, kumbaga yung pinakatap na ng
rafter na ilalagay mo. Ayan. Ngayon, ito na ngayon yung susukatin mo, guys. Babatakan mo na ngayon ng tansiyan. Mula sa ibabaw ng 150. Ayan, yung pinaka ano mo. Tapos diretso na 'yan. Dito rin banda. Sa may nag-adjust ka ng 50 cm dito kanina, 'di ba? 50 cm. Ayan. So ayan na siya. Tapos babatakan mo na ngayon ng tansiyan. Ngayon, ito na yung susukatin mo. Susukatin mo 'to. Para malaman mo kung gaano kahaba yung magiging rafter niya. 'Di ba? Kasi ito, guys, 400 cm 'yan, 'di ba? Ngayon, ito may stick ako dito, guys. Ayun, may stick ako. Kasi kung dito ka lang magbabase, ayan, huwag niyo nang pansinin yung kuko ko, marumi. Magagaling lang kasi ng trabaho. Kung dito ka lang magbabase, dito sa may 400 cm, ayan ha. Kita niyo naman, guys. Ayan, 'di ba? Ayan. Kumbaga, bibili ka ng kahoy, ganyan lang yung sukat. Tapos idadagdag, magdadagdag ka lang para sa bulatas niya. Mangyayari niyan ngayon, guys. Pag ganyan ka nag-estimate, mabibitin ka ngayon. Masya-short yung kahoy mo, gawa na pag ginanyan mo na siya, nasa incline na siya kasi may incline siya, guys, eh. Ayan. Maxi na siya. Short na, kapos na, di ba? Idagdag mo pa yung pinakabuladas niya. Kaya ganyan yung ginagawa ko para malaman ko kung gaano kahaba yung kahoy na ino-order ko. Kuha. Iyon, mag-ano lang ako, i-actual ko lang dito sa, kahit sa bahay lang, dito sa pader ng bahay, ayan pwede kong gawin sa may bandang labas. Ganito yung ginagawa kong technique. Ngayon, make sure lang, guys, na patapusin nyo yung video na to para makuha nyo yung ano, makakuha pa kayo ng mga dagdag kaalaman. Ayan. Ngayon, di ba nakuha mo na yan, nasukat mo na yan, ngayon magdadagdag ka na lang dito sa may bandang dulo kung ilan yung kukunin mong pinaka buladas niya. Pero, di ba, ako kasi, guys, 80 cm okay na yun eh, kasi pag nag-gutter ka pa, magiging 90 to 100 cm na yung pinakabuladas mo. Alam nyo naman ngayon, kapag masyadong malapad yung buladas mo, sa lakas ng hangin na lumalakas na yung mga bagyong dumarating sa atin sa Pinas, eh mas maganda, mas mainam na medyo, mas maiksi lang ng konti. Konti lang naman, guys. Di ba? So ngayon, yan, alam mo na yung sukat ng pinaka-rafter mo, mag-adjust ka na lang dito. Tapos, kumbaga, mag-adjust ka rin ng konti para dun sa pagpuputulan mo ng kumbaga sa plantilla kung tawagin namin. Ayun, sa dulo-dulo, di ba? Ngayon, paano naman kukunin yung ito na yung katanungan ni Sir Steven yan. Kung gaano karaming perlina yung magagamit, di ba? Ako, guys, ang pagitan ng perlina na ginagamit ko, ayan, yung pagitan ng dalawang perlina na yan, ayan, is 50 to 60 cm. Yun yung sa akin. Ewan ko sa iba. Basta ito yung sa akin, guys. Ito yung sinusundan ko. Discarte ko, guys, is 50 to 60 cm. Kasi alam naman natin na pag malalakas yung bagyo, dami ng nababaklas yung bubong, yung yero, ganyan. So, sa akin, is 50 to 60 cm lang na yung pagitan ng dalawang perlina. Ayan, shout out nga pala kay Sir Jesus Endino, saka kay Sir Renuel Dertor. Ayan. Ayan, yun yung clearance ng ginagawa ko, guys. Ngayon, ang gagawin mo lang naman, guys, pagka kukunin mo kung ilang perlina, di ba? Kung ito, nakuha mo na yung haba niyan, kung ilang centimeter yan. Ididivide mo lang siya sa 50 cm para malaman mo kung ilang perlina yung gagamitin mo. Ngayon, pag nakuha mo na yung guys, yung distansya niya, distansya ng mga perlina, kumbaga ito, 500. Pagpalagay natin 500 cm. 500 cm divided by 50, kung ano yung lumabas, yun yung magiging dami ng perlina na gagamitin mo. Ayun. Pero magdadagdag ka ng isa, kumbaga 500 divided by 50 cm. So yun, 500 divided by divided by 50 is magiging 10 sana yung pinakaparlina niya. Pero magdadagdag ka ng isa. Bakit ka magdadagdag ng isa? Kumbaga magiging, 'di ba? 10, sinabi ko 10 yung perlina. Magiging 11 yun. Bakit? Kasi dito ka nag-umpisa. 'Di ba? Kasi kung nag-count ka ng 50, 'di ba? 50. 1 sana 'to. Pero dahil may perlina din dito, idagdag mo yung isa doon. Kaya nagiging 11 yung perlina na magagamit mo. Idadagdag mo na 'yon, 'di ba? Hope, guys, na nakukuha niyo yung point ko. So ngayon alam mo na yung yung dami ng perlina. Ngayon, kukunin mo naman kung gaano kahaba yung perlina na gagamitin mo. Ayan. Ganito lang yan, guys. Kumbaga ganito yung ulo niya. Ayan, ganito yung ulo niya, yung area nito. Ngayon ito, kukunin mo lang yung pinakasukat nito. Di ba? Halimbawa, 8 meters yan.
magdadagdag ka ng 8 meters dito, di ba? Magdadagdag ka ng 90 cm dito para sa bulatas niya. Yan, kumbaga yung bulatas mo kasi is 80, di ba? 80 cm, pero gawin mo 90 para doon sa pagtatabasan pa. Di ba? Kasi tinatabasan pa yan. So, gawin mo ng nang tawag dito 800 cm, tapos dagdagan mo ng dalawang 90, magiging 980 cm. So, i-convert mo na lang yun sa ano, guys, sa feet. Yan. So, ganun lang yung kasimple yung ano, guys, yung pagkuha kung gaano kahaba. Pero pag ano kasi sa amin, guys, is ang pinakamahabang kahoy dito na available is 16 feet. Ayan, kung sumobra ka na sa 16 feet, guys, 16 feet kasi yung dito. Sorry, yan, 16 feet yung pinakamahaba, kumbaga 2x3 by 16 feet. Ngayon, is hindi umabot yung 16 feet mo. Di ba? Hindi umabot dito. Kulang, bali kulang. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng, kung tawagin namin is block. Yan, naglalagay ako ng block. Ang haba ng linalagay ko na block na pang dugtong sa kahoy, yan, kumbaga ito yung 16, tapos dinugtungan mo dyan, tapos yung pinaka-block niya is 80 cm. Yun yung sa akin, guys. 80 cm yung linalagay ko na pinaka-block niya. So, guys, yung tinuro ko sa inyo, guys, is yung ganito lang ang style ng ulo ng bahay, kumbaga kinamarin type, yan. Bale, ganun lang yung ginagawa ko, guys, pag nag-estimate ako ng parlina sa kayong rafter. Sa dagdag pala, guys, dagdag ko nga pala. Pag nag-estimate ka ng parlina, idagdag mo rin yung hahawak dito sa dulo ng parlina. Yan. Kumbaga, yung eto kasi, kumbaga yan yung ulo ng bahay. Yung mga sobrang parlina niyan, yung hahawak sa dulo, nasusunod din sa engil ng ano. Di ba, may parlina din yan. Na ganito rin kahaba. Kung ganit, ganyan kahaba yung rafter mo, ganun din kahaba yung linalagay doon, ginagamit doon sa na 2x3 doon sa nahawak sa dulo ng parlina. Hope, guys, na nakuha nyo yung point ko. Saka isa pa, guys, is pag nag-order ka ng kahoy, islagyan mo ng konting pasobra. Ayan, para hindi ka ma-short. So, ganun lang, guys. So, ganun ako mag-estimate, guys. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pait na rin nung yung notification bell, saka pa-like na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!